Good day mga KaBrod. This time, tayo ay magpapaligo ng ating mga alagang itik. So, stay tuned, relax, and enjoy the show. Araw-araw pinapalitan natin to eh. Yeah, tapos. Magandang araw uli mga KaBrod. Sa video na ito, ipapakita natin kung paano tayo nagpapaligo ng ating mga alagang itik araw-araw. Ang tubig para sa mga itik ay isang mahalagang bagay na hindi dapat mawala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Bagaman, ayon sa mga eksperto sa pag-aalaga ng itik, ang kawalan ng kanilang paliguan ay hindi nakakaapekto sa kanilang pangingitlog. Ngunit dapat ay may laging sapat na maiinom ang mga ito. Para sa akin, gusto ko na may paliguan ang aking mga alagang itik dahil una sa lahat ay alam ko na mahilig silang magtampisaw sa tubig. Kaya nga in my own little way ay ginawaan ko sila ng paliguan sa napakamura at napakadaling paraan. Filipino ingenuity kumbaga. Ang pag-aalaga ng itik ay hindi maselan dahil hindi naman sila basta-basta dinadapuan ng sakit. Ang mahalaga lang ay dapat palagi silang busog dahil importante ito sa kanilang pangingitlog. Pero ayon sa ibang nag-aalaga ng itik mga KaBrod, kung meron kang paliguan ng itik, dapat ay lagi mo itong pinapalitan kasi kung lagay ka lang ng lagay ng tubig at bumabaho ang kanilang paliguan, ang mangyayari ay ayon sa mga gumawa nito ay nabubugok ang kanilang mga itlog. Kaya nga iniwasan na lang nila na kung hindi rin lang running water ang ipoprovide nila sa kanilang mga alagang itik ay kinumbert na lang nila sa batya ang ginawa nilang swimming pool para dito. Kasi hindi nila mapalitan yung tubig dahil humukay lang sila sa lupa na lagi nilang dinadagdagan ng tubig. Ang naging epekto nito ay laging nabubugok ang kanilang mga itlog. Ngayon, upang maiwasan ito, ay tinabunan nila ang ginawa nilang paliguan ng mga itik at binigyan na lang nila ng mga batya na may laman tubig. Araw-araw nilang pinapalitan ang batya at doon naliligo ang kanilang mga alagang itik. Ang naging resulta ay hindi na nabubulok ang mga itlog nito. Ngayon lang naman ako nag-alaga ng mga itik mga KaBrod ngayong nagkaroon ng pandemya. Dati hindi ako nag-aalaga nito. Naisipan ko lang na mag-alaga ng mga ganitong hayop para mawala yung aking pagkabagot dito sa loob ng bahay. Para maging kaaya-aya ang mga araw ko sa pag-aalaga. At maayos kong nadidispense ang aking time kaysa sa magmukmuk ako dito sa loob ng aming bahay. So malaking bagay talaga. Pag tinitignan mo silang naliligo, na masaya ka na rin. Noon. Bali 24 na lahat itong mga alaga kong itik eh.
yung apat ko na adult dati ay nadagdagan ng lima. Nung nagpunta ako sa probinsya sa farm ng sister ko ay pinauwian niya ako ng limang itik, di naging siyam yung mga adult. Ngayon meron akong 13 na maliliit noon na lumaki na, halos sumusunod sila sa adult. Ngayon ay kasama na nila na lumalangoy dyan ngayon. Pero nauuna pa rin yung mga adult kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin sila gaanong nakikisalamuha sa mga adult. Sila-sila ang nagsasamahan yung mga kabatsba nila. At masaya ako na dagdagan pa sila ng dalawa kasi nakabili ako nung mga 2 weeks ago nung 2 piraso, yun napalaki ko, ngayon kasama na nila dyan. Eh, ang gandang tignan kasi ang tatakaw nilang kumain. Tuwan-tuwa naman ako pag nakikita ko sila. Hindi na rin sila ganong hinahabol ng mga malalaking itik. Dati kasi, hinahabol sila, tinutuka. Ngayon, hindi na, sabay-sabay na sila. Pero hindi mo rin maiwasan na makita na tinutuka pa rin. Pero hindi na katulad dati na hinahabol talaga. Ngayon hindi na. Saka lang sila tinutuka pag nakikisabay sila sa pagkain sa mga malalaki. So, talaga nag-enjoy ako ngayon kahit paano. Ngayong panahon ng pandemic. Kaya lang, nandito lang ako sa likod ng bahay namin. Dito lang ako naglalagi. Laging natutuwa ako pag pinapakain ko sila. Pinapaliguan. Yan nga, tuwan-tuwa ako nung ginawan ko sila ng paliguan nila sa napakamurang halaga, sa napakadali. Yan, bumili lang ako ng isang batya, then hinukay ko lang para maibaon ko lang ng konti. Ayan, meron na silang instant paliguan, araw-araw silang naliligo dyan. At tuwing naliligo sila, lagi ko silang binabantayan kasi masaya ako na nakikita sila na ganyan . Yun nga palang mga manok ko halos maubos na dahil pag nakatalikod ako kay nakatay ni Commander, makikita ko na lang meron na siyang binabalihubuhan dyan. Nakatay niya na pala yung isa. Sabi ko nga pag magkakatay siya, sabihin muna sa akin para napagpaplanuhan namin kung anong masarap iluto. So, ang sabi ko dati, mga few days lang ay magluluto na ako ng itik. Hindi ko pala nagawa kasi nung dumating yung mga itik na binigay sa akin ng kapatid ko, nag-start na silang mangitlog. So, unang gabi nila, meron ng isang itlog. Tapos sumunod na araw, dalawa. Tapos dalawa, tapos tatlo, naging apat, naging lima. Apat, lima, ganun, gabi-gabi, apat, lima. Minsan aning pa nga. Eh, hindi ko na sila tuloy, nagawang katayin. Wala na akong kinatay kasi naawa nga ako dahil nangingitlog na. So yun na lang, itlog ang pagtsatsagaan ko, gagawin kong mga itlog na maalat. Isa-subject ko rin or ibibideo ko rin one time ang paggagawa ko ng itlog na maalat. Yung simpleng paggawa lang, yung hindi na nangangailangan ng putik. Kasi alam mo naman dito sa Manila, wala akong mapagkukunan ng lupa, yung anthill, yung bahay ng langgam o nuno sa punso. Wala dito makukuha ng ganun . Kaya tubig na lang at asin, then iimbak ng ilang araw. Sa ngayon, yung 13 piraso ng itik na sumunod sa mga adult ay hindi pa nangingitlog. Halos nabubuo pa lang yung mga pakpak nila.
para silang inakay ng ano, yung bang nakikita sa kalapati na tumutubo yung mga pakpak. Ganun yung mga pakpak nila, yung main na wings nila, nagtutubuan pa lang. So, palagay ko mga ano pa rin yun, mga 2 weeks pa or 3 weeks bago mabuo yung talagang pakpak nila. Then, siguro susunod na yung pangingitlog nila. So, inaasahan ko na sa malapit na hinaharap ay maraming itlog akong makukuha na gagawin kong salted egg. O kaya kung talagang marami na akong nakukuha, baka pag-isipan ko rin sigurong ano, gumawa ng balot. Madali naman sigurong gumawa ng incubator. Baka makagawa ako ng incubator para makapag-create ako ng balot. So, hanggang dito na lang mga kabrad. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng mga naliligong itik. Maraming salamat sa panonood ninyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na mga videos. Maraming salamat ulit mga kabrad. Bye!